Hello, Kakusina! Kumusta? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Datsyak, kagugustuhan ninyo at matatagam kayo. Nakatikim na ba kayo ng crispy donut? Hindi pa, no? Oy, napakadaling gawin ito. Kayang-kaya mo dahil konti rin ang ingredients. Pwedeng pang negosyo, pwede rin snack ng pamilya. Kaya, kung ikaw ay interesado at kung gusto mong malaman kung paano itong gawin, lutuin at inegosyo, watch na hanggang sa dulo ng video ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga negosyo recipes at tips na i-upload ko. Paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang ingredients at costing. Kaya, tara, let's! Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang 1 cup milk, 1/4 bar ng butter, pakukuluan lamang, at kapag kumulo na, isit aside muna dahil meron pa tayong gagawin. Sa isang mixing bowl, maglagay lamang ng 2 cups all-purpose flour, 2 cups muna ha, and then asukal, at asin, i-adjust na lang ang lasa o ang dami, ano? And then, ilagay yung pinakulo ang gatas at butter. And then, i-mix. Ayan, ito lamang po ang ingredients. Kapag sa tingin mo ay nasobrahan ng gatas, pwede namang magdagdag ng all-purpose flour. So, i-adjust na lang ang dami, ha? Ayan. Then, i-mix lang ng mabuti hanggang sa mag-incorporate ang mga ingredients. Ang magiging texture nito ay dapat malambot lang. So, all in all, 2.5 cups ng all-purpose flour ang aking nailagay. So, ngayon, mamasahin natin. Maglalagay lang tayo ng mantika sa ating kamay, ano, para hindi dumikit yung dough, ano? Yan. Hindi na tayo maglalagay ng all-purpose flour kasi titigas na siya. Hindi na magiging maganda ang texture. No? So, ayan. Ngayon, ihiwain natin, hahatiin natin sa dalawa. I-re-rest muna natin ito ng about 10 minutes hanggang sa medyo umalsa lang siya. Ayan. Kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga negosyo, recipes at tips na i-upload ko. Maraming salamat! After 10 minutes, ayan, pwede na siyang masahin at pormahing bilog. Kakusina, paki-check ang description box dahil nandoon ang lista ng mga ingredients pati na rin ang costing. Paki-follow na rin ako sa aking ibang social media account, ang aking FB page, ang aking TikTok. Ayan, meron akong mga recipe doon. Maraming salamat! Naporma na natin sa maliliit na bilog. Gagamit naman tayo ngayon ng rolling pin para ma-flat. Ipipress lang natin. Bali, manipis lang ito. Anin, gagamit tayo ng bilog na yung maliit na mangkok, no, kung meron kayo. Kung wala naman, hanap na lang kayo ng pwedeng gamiting pampa-circle, pampabilog. Ayan. Kapag naporma nyo na ang mga bilog, ano, kapag naging bilog na ang mga dough, ilalagay lang natin sa sesame seeds para i-coat. Tanggalin lamang natin ito. Hindi naman tayo pwedeng maglagay ng harina dahil titigas na siya. So, ayan, i-coat lang natin sa sesame seeds. And then, kapag na-coat na, ipa-flat na naman natin ito para maging mas malapad at mas manipis. Yan, gagamit ulit tayo ng rolling pin para i-press pa ng mas manipis katulad nito.
Ito na, flat na, at lumapad pa. Ngayon, ipa-fry na natin ito sa napakainit na mantika. Huwag bibitaw ka kusina dahil may technique ito kung paano i-fry. So ayan, ilinublob natin sa napakainit na mantika. Ngayon, papaliguan mo siya ng mantika. Hindi mo siya talaga hihintuan, ha? Kailangan talaga na continuous ang pagbuhos ng mantika sa dough. Kung hindi, hindi yan lulubo. So katulad nito, ayan, hindi ko talaga hinintuan ang pagbuhos ng mantika, kaya lumubo siya. So gawin lang yan sa lahat ng mga dough na pinorma. Pero nasa mapabang apoy lamang ito, ha. Dapat lang na mainit talaga ang mantika kasi hindi yan lulubo. Kapag naging golden brown na ang magkabilang side, pwede na siyang hanguin. Ito na, kakusina, ang ating napaka-espesyal crispy at crunchy bubble donut. Pwedeng pampamilya, pwedeng inegosyo. Matry nga natin kung talagang crispy at crunchy. Oo nga, ano, napaka-crispy at napaka-crunchy, oh. Uy, wala siyang laman sa loob. Bubble nga eh. O diba? Ano pang hinihintay mo, kakusina? I-try mo na ito. Pwedeng inegosyo. Kikita ka dito dahil konti lang ang ingredients. Maraming salamat, kakusina. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Para sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para ma-shoutout ko kayo. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!